purchase ng mga anything na mga gamit, titignan ko naman kung ano yung quality ng gamit. The same time, yung mga review, the same time ng mga bumili na before, mga nagkaroon na rin ng ganitong klase ng gamit, at the same time, good. Kung good sa kanila, at maganda yung output ng nakita ko sa kanila, so the same na rin sa akin, kaya na-order na rin ako. Hello guys, what's up? Good day, have a great day. So, welcome to my channel. So, kung hindi mo pa kilala, or you can subscribe to my channel. So, this is Jan Lee Esconili channel. So, may mga nire-release ako mga video dito regarding sa mga binibili kong gamit na gusto kong gawan ng review. It's either okay ba sa akin, or it's either okay ba sa ginagamit ko rin sa work online ko. Okay, dahil may mini office ako dito sa online kasi ang trabaho ko is nasa online lang. Gusto ko maayos din yung magiging opisina ko. Gusto ko rin maayos yung mga ginagamit ko. So isa sa mga video na i-release ko, isa sa mga video na gagawin ko ng video is yung bagong dating natin ngayon na unit, which is yung tinatawag natin Migen 19 inches na monitor. So, eto. Galing siya ng Shopee. Actually, in-order ko siya sa Shopee. Isa sa mga supplier ng Migen at saka Envision na monitor sa Pilipinas. So, hinanap ko yung mismong store nila. So, nakalagay yata doon Envision PH. So, mamaya, siguro ilalagay ko na lang sa baba ng video na to yung description ng video na yun, or yung description ng link, yung link kung saan ko siya pwedeng binili or saan ko siya binili. So, before naman ako magpo-purchase ng mga anything na mga gamit, titignan ko naman kung ano yung quality ng gamit. The same time, yung mga review, the same time ng mga bumili na before, mga nagkaroon na rin ng ganitong klase ng gamit, at the same time, good. Kung good sa kanila, at maganda yung output ng nakita ko sa kanila, so the same na rin sa akin, kaya na-order na rin ako. So, dito, ayan, so makikita nyo guys, is naka-sealed pa siya. So, i-unbox natin siya ngayon. So, samahan niyo ako i-unbox ngayon itong Migen 19 inches na monitor. So, wala pa kasi yung nakitang gumagawa ng ganitong video sa YouTube. So, gusto ko lang siyang gawa ng recommendation kung maayos ba to or maganda ba itong Migen na monitor. Kasi, actually, meron akong biniling computer sa amin, dun sa church namin. So, ang tatak ng brand niya is Migen. Nakita ko rin kasi yung 19 inches. Ganun siya kaganda, ganun siya ka-quality nung color, the same time nung video output niya, sobrang ganda. So, hinanap ko rin yung supplier nito sa Shopee, and the same time sa Pilipinas na rin, kaya nakakuha ko na mas lower price compare sa mga bibili ako dito sa amin, sa probinsya namin, kasi medyo mas malaki na yung patong, okay, mas malaki na yung price. So, dito, mas naka-discount pa ako, mas naka-less pa ako. So, samahan niyo ako. Tara! Thank you.
natin and yung carton, i-check natin good siya. I-test ko siya sa Mac ko. If ever nagiging good siya, ibibigay ko rin yung link sa baba ng video na to o sa description to para malaman nyo rin kung saan ako umuha o saan ako bumili. At the same time, magbibigay din ako ng review dun sa shop na yun o sa Shopee shop na yun kung saan ko man siya nabili. And yun, we're now unboxing Megan monitor. Okay, magandang gawan mo na rin siya ng review para malaman natin kung may sira man siya or wala, at least alam natin na pwede mo siyang ibalik or pwede mo isabihin na may damage yung one kasi kaka-unbox na natin. Okay, itetest natin siya. Okay, and right now we are now unboxing of Megan 19 inches monitor PC 68Z LED monitor. Okay, kung gusto mo makakuha ng sulit or affordable na price, Megan is good for you. Okay? Alright. At the same time, kung wala kang BJA na socket, tingnan ito. Ay, sorry, kung ayun nga, kung meron ka po, kung HDMI pala yung gamit mo, pwede sa HDMI. So, kung BJA yung gamit mo, in this video. So, upgradable na rin siya, guys. Ibig sabihin, may mga monitor kasi na HDMI lang, walang BJA. And may mga monitor naman na BJA lang, walang HDMI. So, ayan, mas maganda yung fan. So kasi may dalawang out, dalawang socket kasi actually sa akin mas fun na ako ngayon sa HDMI kasi mas okay ako sa HDMI gamitin compare kay BJ. So let's test natin ngayon. See you later. Tadaan! Welcome back again. Gusto natin makalap ng HDMI. So ang gagamitin ko ngayon is HDMI. Problema pala is kailangan ko ng conversion from laptop to my monitor. See ya. And welcome back again. So sorry sa interruption. So dahil MacBook yung gamit ko, kailangan ko siya ng conversion from Mac
to HDMI. So, gagawin ko ngayon, isasaksak ko na to para may connect natin siya. Ayan, para may connect natin siya sa So para may connect ko siya sa from laptop, from Mac. HDMI. So, wala akong saksak ng HDMI. Gana ba siya or hindi? Oops. Yung! Wait, medyo naglaloka lang itong map. Check na natin itong mga cord ko. Ano yung problema yung cord ko ata. Oops. Sumakanik sa monitor. Oh, bakit? Sound like palit na lang tayo ng HDMI pa. So dahil IT tayo, kailangan may mga different backup. Okay. Ayun na pala. So biglang hindi pala dapat i-push. Okay, so this is it. Guys, this is it. So napakaganda. So makikita mo dito, yan o. Yan. So, huwag na ilaw. So, napaka-slim niya. Ang ganda niya. So, try natin mag-play. Yan. So, clear siya, guys. Sobrang clear niya. So, papakita ko lang, ha. Monitor ng Mac ko. So, ito yung sa Mac. And then, ito yung sa monitor niya. Secondary monitor. So, ang ganda guys. So, hindi naman siya sobrang malabo. Hindi rin siya sobrang liwanag. So, okay lang siyang gabitin for me. Hindi siya masakit sa mata. Yan. So, hindi siya masakit sa mata. So, di ko alam kung meron yung adjustable siya dito. I think meron nata. Ito, meron siyang adjustable dito. Pero sa akin, okay lang siya. Hindi siya ganun ka sakit tignan or hindi siya ganun ka sakit tignan sa mata. And, yan. Yan, no? So, it's si Megan. So, ito na siya ngayon. Hanap tayo, diba? Yan.
ganda niya, guys. Ganda ng pagkaka HDI, guys, it's 19 inches monitor, so very sulit. Another information sa inyo and another either another review, another vlog. So yun nga, kung gusto niyo, kung isa kayo sa mga naghahanap din ng monitor na budget price or hindi siya ganun kamahal, and ang maganda pa dito 19 inches pa siya na malaki. So siyempre kung isa kang artist, kailangan mo ng malaking monitor, or isa kang graphic artist, kailangan mo ng monitor na malaki. So okay siya for me. So okay siya sa akin. So di ko lang alam kung gaano siya katatagal or ilang years ko siya pwedeng gamitin. Nasa sa akin na 'yon. So for me sa ngayon, good ako. Good ako sa ganitong vlog, ganitong monitor. Nagustuhan ko siya. Hindi siya masakit sa mata tignan. Hindi siya masyadong brightness. Yung iba kasi nakita nila sobrang liwanag daw or sobrang labo. I think sa akin it's okay lang. Hindi naman siya ganoon ka sobrang liwanag tignan or sobrang labo tignan. So, okay lang. So sa akin kasi kailangan ko lang i-duplicate yung monitor ko. Kailangan ko lang may another monitor akong ginagamit para sa another business na ginagawa. So, I hope nakatulong tong video na to. And soon, may mga i-create pa ako mga another content about sa mechanical keyboard or sa pag-setup din mga office or mini workstation nyo about sa PC. So, I hope na nakatulong ito. Kung hindi ka pa, kung baguhan ka pa lang sa channel ko na to, you can subscribe or you can click the bell button sa baba na to, or you can click the subscribe button sa baba na to para ma-notify ka at para mabigyan pa kita ng mga ibang idea or ibang review regarding sa mga gamit or mga information or magandang pwede mo rin gamitin at low budget price siya. Okay? So, thank you so much and have a great day. See you sa next video. Bye!